Truly good wife is the most precious treasure a man can find. Proverbs chapter 31 verse 10. Alright, welcome back sa ating channel mga katiyats. Para sa ilang minuto na naman na pagtatalakayin itong mga treasure markers ninyong pinadala sa ating Facebook. Ang Facebook ko ay umamuri at ang email ay surigawsan@gmail.com. Kung kayo magpadala ng pictures, lagipan nyo rin ng sketch or drawing para malaki ang porsyento na ating ma-recode ito. At ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng aking avid followers right here in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta rin lahat mga katiyats? Mabuhay kayong lahat dyan. At sa ating mga superheroes working hard in abroad, I'm talking about our OFWs and Filipino contract workers. Kasama rin yung mga Purinoys na nandyan sa iba't ibang sulok sa mundo. Mabuhay kayong lahat dyan. Ingat lang at alagaan ang inyong kalusugan because our health is our only wealth. At tayo na ngayon ay magpatuloy guys sa pag-decode nitong pressure marker na kung saan isa rin giveaway na medyo madali lang hanapin ating tungayan sa video ito. Alright mga katiyats, magandang treasure marker ng isang giveaway ito. Ito ang famous triangle na mayroong tail ito. At ang letter C na nagsasabi na ang treasure ay nasa malaking bato. Okay, paano nga ba natin hanapin dito mga katiyats ang item? Ngayon, kilatisin muna natin ito in close up. Itong letter C, wala siyang dot. Ibig sabihin, siya ay pointer lamang. Kung meron siyang dot na ganyan, ay ibig sabihin, nasa gilid lamang ng bato na ito ang item. Ibig sabihin, itong bato mismo na ito itong bato na mayroong item sa gilid. Okay, at kung ang dot naman ay nandito sa gitna, ibig sabihin ang treasure ay nasa loob ng bato na ito, ngunit wala siyang dot. Ibig sabihin ang C na ito ay pointer lamang. Kung saan nakaharap ang C, doon tayo pupunta. Okay, ngayon ang hindi natin alam dyan ay ang distansya. Itong triangle na may buntot naman ang sasabi na ang treasure ay nasa likod ng bato. Ang si ang bato dyan, tinuro niya yan. Kung wala ang si, ang buntot ay nagsasabi na ang treasure ay nasa likod ng kahoy. Ngayon, ang meron kasing nilagay na letter C, ang si kasi ay bato yan, big rock. Kaya nagturo siya na papunta dito, kung napansin nyo guys, ang direksyon ng buntot tsaka ng letter C ay magkapareho yan. Tingnan natin uli. Ito na linya ang tingnan natin mga katiits yan. And then, idiritso natin yan dito sa unahan. Straight line yan. Okay, yan ang direksyon ng ating puntahan. Ngayon, kung kunin naman natin ang gitna ng C, ito yung gitna, at i-attach natin yan dito, at magpatuloy tayo sa unahan. Kung napansin nyo ay parallel lines, pareho talaga ang kanilang tinuturo. Kaya ito yung legit treasure marker. Pareho ang tinuturo nila, hindi magkasalungat. Kaya isa lang ang direksyon natin ngayon. Okay, so ang distansya ang ating hanapin dyan. Okay, ngayon para lalong mas maintindihan ito ay gumawa ako ng isang picture na nandyan yung sign sa isang big rock. Okay, ito yan mga katiyats. Alright, ito yung imagination ko na nandyan, na view. Okay, mayroong malaking bato sa unahan, yan ang sinasabi ng letter C. At ang tinuturo naman ng triangle na may buntot, ang buntot ang nagtuturo niyan. Sabi ng buntot, diritso ka doon. Okay, kaya ang tinuturo niya ay ito na bato. Ang bato na ito, kung nakita niyo yan guys, nagaganyan yan, yan ang C. Okay, at ang problema natin dyan ay ano ba ang distansya? Ang ating unang tingnan ay kung merong bang talagang bato na tinuturo
ng direksyon ng C at ng buntot nitong ito, kung meron ba talagang bato sa unahan na malaki, kung merong ganyan, hindi na tayo mag-measure pa ng layo. Okay? Kasi tinuturo niya merong bato daw sa unahan. Kaya, ang hanapin muna natin ay ang bato, mga katiats. Kung merong bato sa unahan, sa ganitong direksyon, tulad nito, merong bato, okay. Ang treasure ay nasa bato. So it can be nandyan sa baba ng bato. Wala siyang dat na binigay. Ibig sabihin ay walang kung walang dat ay hindi natin matiyak kung saan aside. Example ay kung ang dat ay nandito, ibig sabihin ang treasure ay banda rito. Kasi nagaganyan yan, si yan. So ang dat ito, so ito ang kanyang dat sa actual. Kung ang dat naman ay nasa kabila dito, ibig sabihin, ang treasure ay dito na gilid ng sea. Ngayon, wala siyang dot. Kaya, malaki ang ating gawing effort dyan. Ang treasure ay nasa gilid lamang ng bato. Kaya, ang gawin natin ay ikuti natin to paghukay ang gilid ng bato. Ganyan, guys. Para makasigurado tayo. Pero, ang pinaka-sure dyan ay ang alignment nitong buntot at ng C, kung saan yan tatama, kung dito na portion ng bato, ay dito tayo una maghukay. Pero ang pinakasigurado ay atin yan ikutin ng hukay ang kanyang mga gilid. Okay, 2 meters lang naman yan. Pero kung meron tayong metal detector, ay lalong mas madali. Kasi detect natin ng paikot ang gilid ng bato, kung saan malakas ang detection or tunog ng inyong detector, doon tayo maghukay. Kaya ang pagbasa ng treasure marker ay malaki ang maitulong sa pag-treasure hunt. 75% yan ang itong knowledge of treasure symbol ay 75% sa treasure hunting at 25% lamang ang gadget. Okay, at lalong mas mapaliit natin ang area na i-detect kung marunong tayo maghanap ng direksyon. Example, ito dahil alam natin ang opening ng C ay yan ang kanyang direksyon at ang buntot naman ng triangle, ang side ng buntot, yun din ang direksyon. So pareho sila. So sabi niya nasa bato, so ito na side. Dito lang tayo na side mag-detect kung meron tayong detector. Okay, at kung malakas ang detector, positive na yan. Tapos, i-test din natin ang kabilang side dito at ang likod. Kung mahina ang mga detection sa ibang side at mas malakas dito sa tinuturo ng C at ng buntot ng triangle, ibig sabihin, ito na talaga ang exact digging spot ng giveaway. Ang giveaway na yan ay boxes of assorted gold lamang yan, mga C. Okay, at hindi yan yung atin na-imagine na mga gold bars. Yan ay assorted jewelries on treasure box na ibinaon lamang sa mababaw na baon, 2 meters to 3 meters deep. Okay, mga katiats. At kung wala dyan sa palibot ng bato, anong gagawin natin? Okay, pangalawang areglo or pangalawang paraan ay tingnan natin ang surface ng bato. Baka merong treasure enclosure in the rock. Okay, kasi minsan ang C, ang ibig sabihin ay treasure enclosed in the rock. Baka nilagay sa isang butas, kaya inspeksyonin natin ang palibot ng bato using martilyo or maso, ating pugpugin ng mga gilid or imabaw, kanyang ibabaw, at kung tutunog yan na hollow, treasure enclosed in the rock at wala sa lupa. Okay, ganyan lamang guys. At wala na tayong ibang puntahan na direksyon. Dito ay parang may buntot din na maliit, pero sa tingin ko ay misleading lang yan na ginawa. Ang totoo talaga ay dito sa C at sa isang buntot ng triangle. Ito talaga ang pointer at saka ito.
Meron kasing maliit din dito pero sa tingin ko wala na yan. Ito na talaga ang legit pointer to the treasure. Alright, so kung ang aking decoding or analysis ay kapareho ng inyong analysis, ibig sabihin mas malakas ang ating itong perception ng ganyan, magkapareho ang ating vibration at malakas din ang tsansa na nandyan talaga. Kasi ang dalawang ulo or tatlong ulo ay much better than one head. Ang maraming taong nag-iisip at pinag-ipon-ipon ang mga idea ay mas malaki ang maitutulong kaysa isang isip lang or isang tao lang na nag-iisip. Tinatawag yan brainstorming. Alright guys, so ako'y magpaalam na. Sana ay itong magkatugma ang aking analysis sa inyong lugar. Kung ganyan na itsura yan, well, jackpot na rin yan. Ako'y magpaalam na. May the fortune, the blessings of the Lord, the happiness, and the good health be with you all. Ciao for now.